Welcome to my channel, and for our first video, wala lang akong magawa kasi wala akong pasok. Bakit nga ba wala akong pasok sa ngayon? Nagkaroon kasi ako ng sakit na hindi siya alam mo yun, hindi siya common sa age ko. I am 23 years old and nagkaroon ako ng herpes zoster or shingles. Last week, April siguro mga April 4 or 5 siya nag-start mag-itchy or kumate. Akala ko rashes lang siya nung una. So after mga ilang araw or kinabukasan, sobrang sakit niya na and hindi na siya yung tolerable na sakit. Pero hinayaan ko lang muna kasi akala ko after noon is magiging okay na. Nagpahid ako ng mga tea tree oil para hindi siya maging itchy. Kasi nakita ko, nag-search ako. At uminom din ako ng pain reliever. Pero after noon, kinabukasan, mas lalo siyang sumakit. So, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Kaya sabi ko, kala mama, kala papa, hindi ko na kaya, kailangan ko na mag-check up. Sasalaman ako ni papa. Pupunta ng hospital sa dermatologist doctor. Doon ko nga na-confirm na herpes zoster na shingles. And naresetahan ako ng doktor. Bago niya ako resetahan pala, is in-explain niya muna yung kung ano ba yung shingles. Shingles daw is a virus. Kasim siya ng virus na nakukuha sa chickenpox. Hindi ka magkakaroon ng shingles kung hindi ka pa nagkakaroon ng bulutong or chickenpox. So, ayun. Sabi nga niya na common to sa mga matatanda na may mabababa ng immune system. Pero sa age ko na 23, hindi. So, tinanong niya if yung history ko, medical histories ko, or kung may mga bagay ba na nagpababa ng immune system ko, for example magpupuyat or na-stress. So naisip ko siguro nga sa stress, puyat, kaya ako nagkaroon ng ganito. So naresetahan niya ako ng gamot
ointment at saka pain reliever. So yung gamot is medyo may kamahalan. 10 pieces noon or 1 box. 1 box kasi is 10 pieces yung laman na tablet. Ang pangalan is Valacyclovir anti-shingles, anti-herpes. Pinainom niya sa akin yun for 1 month or until mag-okay yung pakiramdam ko. Tsaka humupa na yung pag blister. Ganun kasi yung nangyari. Una, yung kati-kati muna, tapos sumunod nagka-rashes, tapos sumunod nagkaroon siya ng blisters or paltos-paltos, parang nagtutubig siya, parang paso-paso. Ganun yung nangyari. And nung nagpa-doktor na ako, tapos naresetahan na ako ng gamot, ointment, tapos bago ko gamitin yung ointment, isasabi ng doktor, kumuha ako ng isang baso ng or isang mug ng maligam-gam na tubig, tapos lagyan ko ng kalahating kutsara ng asin, tapos ilulublog ko dun yung malinis na bimpo or kahit anong towel, tapos ibaba, i-cover, pipigan ko siya, tapos i-cover ko muna siya sa area kung saan meron ako nung mga rashes saka blister na. One part lang naman yun, medyo hindi siya katulad ng bulutong na lahat ng part ng katawan is magkakaroon, ano lang siya, isang part lang ng katawan. For example, sa may kilikili or sa may legs, may ulo, sa may tagiliran. So sa case ko, sa may tagiliran dito. Tapos after kumaresetahan, uminom agad ako na nireseta na tablets. Tapos after nun, hindi pa rin okay. Siguro kasi ganun talaga, sinurge ko rin siya na ganun talaga yung mga stages. First is makate, sunod is yung rashes, tapos next is magkakaroon ng paso-paso or blistering, magbi-blister siya na may mga tubig-tubig sa loob. Tapos afternoon is yung paghilom niya is ano pa rin, pangit pa rin, pangit siyang tingnan kasi basta magda-dark kasi siya. Magpa-flat yung pag-blister niya. Pero bawal siyang putukin, guys, kasi yung water na nasa loob ng blisters na yun is yun yung virus na pag pinutok mo, tapos nahawakan mo, tapos naihawak mo sa ibang tao na hindi pa nagkakaroon ng chickenpox, pwede silang mahawa agad-agad. So, kung magkakaroon kayo ng ganito, huwag naman sana. Huwag na huwag niyong puputokin. Kasi kung saan naman siyang huhupa, yun nga lang, medyo may matagal. Kaya, kung naramdaman nyo na, pag may naramdaman kayong katulad ng naramdaman ko na nag-itchy,
nag-rashes, tapos nag-blister. Punta na agad kayo sa doktor niyo, sa dermatologist, para mabigyan agad kayo ng gamot na pwede niyong inumin para mabilis siyang umokay. After mga 2 days, medyo humupa na yung sakit, yung pain, tsaka yung kate. Pero meron pa rin bahagya. Kaya tuloy-tuloy lang ako sa paglagay ng ointment, yung pag-inom ng gamot. Kaya, pero hindi na siya kagaya ng dati na hindi tolerable. Hindi na siya kagaya ng dati na hindi tolerable yung sakit, na hindi na kaya ng sarili mo lang. Kailangan na talaga ng pain reliever. Ngayon is gamot-gamot na lang ako. Hindi na ako nainom ng pain reliever kasi kaya ko naman na. Ang suggestion ko na lang kapag nangyari to sa inyo is pray lang tayo and i-boost natin yung immune system natin, na kumain tayo ng masusustansya, huwag mo muna magpupuyat, and kung kayang mag-exercise or lumabas para mag-jogging, magpa-araw, mas okay para maging healthy and hindi napuan ng mga ganitong sakit kagaya na nangyari sa akin sa case ko, kasi siguro sobrang ang daming iniisip sa trabaho, sa pamilya, sa sarili ko, mga personal na bagay, kaya siguro nagkaganito. Pero kaya naman siya maiwasan kung maging healthy lang tayo sa katawan natin and be conscious sa mga kinakain natin and exercise and always pray lang. So ayun, sana may sense yung video ko na to sa inyo. Kung nararanasan nyo siya ngayon, sana makatulong. And yun, salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo and watch nyo lang po yung mga videos na i-upload ko pa. I'm trying to be a vlogger na rin. Kaso wala akong mga gamit. Cellphone lang, na hindi naman ganun kagandahan yung camera. So, sana maging okay itong tinatry ko ngayon. So, yun. Thank you for watching. Sana maging okay na lahat. Sana wala ng pandemic, kasi naranasan ko ngayon sobrang hirap pumunta ng ospital kasi pandemic. Di katulad dati na saglit lang, sobrang hirap pumila-pila. And sana maging maayos na. Yan lang. Pray lang. Thank you. Hope to see you again. Bye!